we see the potential of export markets in increasing Philippine revenues. Sana mga Filipino enterprises ay makalahok sa global market. Gusto natin ang mga kababaihan ay makalahok sa export markets. But they will have to acquire confidence at lakas ng loob para sumali sa export markets. And this is where the Philippine government, through the Department of Trade and Industry, can give assistance to women entrepreneurs so that they will become motivated, become more confident to be part of the global market. Nung nagde-develop kami ng product, I was, I think, mga 6 months pregnant. Tapos, when I gave birth, hindi pa tapos yung product development namin kasi isang taon nga siya i-develop. Pinaka-challenging sa akin doon was yung pagsasabayin mo yung role ng pag-uumpisa ng bagong negosyo at saka pagiging mother. 3 years into the business, nag-break even, nag-grow na yung business slowly, no? Naka-recover na kami dun sa mga initial investments and capital namin. Tapos, nag-open din ng opportunity for to sell the products sa mga airports, sa mga tourist spots like Boracay, hanggang lumakas yung order nila na halos 2 to 3 times a week, nag-ship kami to the tourist destination. And then, when pandemic came, syempre, lockdown. Ako po si Charlotte Anoha of BNC Healthy Snack Foods. Ang laki nung impact sa amin sa domestic sales namin. Nahirapan kami kasi parang all of a sudden, wala nang orders. Wala rin kayong production. Yung DTI kasi ever since, lagi kami lumalapit pag may mga kailangan kaming assistance. Growing market sa ngayon is yung online. Kasi nakita ng mga tao na okay, pwede palang mag-shopping online, na hindi mo na kailangan umalis ng bahay. Napaka-convenient. Yung DTI may mga programa para makatulong sa mga nais mag-export, no? Gaya ng mga business matching, trade shows. Ngayon kasi limited tayo, wala tayong mga physical na trade shows. Ang ginagawa nila ngayon is online meetings. Isa-set up ka ng meeting, yung manufacturer, sa isang buyer na naghahanap ng similar product mo. And then hopefully, mag-translate yun into sales. Yun yung naging tulay, naging daan talaga para makita ng ibang mga buyers from other countries. Ako si Sally Dalawampu, owner of Sally's Authentic Bicol Express. I was raised in Bicol. So, yun ang natutunan kong kung paano magluto ng Bicolano dishes. We face so many challenges. Pero eventually, nalagpasan namin with the help of DTI sa kanilang mga importante mga programa. Tsaka nag-a-attend kami lagi ng mga trade fairs. Doon kami nakikilala. Like for example, like exporters. Sila ang nami-meet namin. Yung mga, may mga pasalubong houses, yung supermarkets like all day, SM, diyan kami nila natuklasan. Kaya kami lumago ng ganito kasi hindi kami nag-aatubili sa kanilang magkonsulta na nakatulong sa amin ang gusto, like mentor me, then KMME, at saka makapag-innovate kami ng ibang produkto. Bako dun sa Bicol Express, we have already the fruit jams. Sana naman, of those who participate in the export markets, may mga kababaihan. The whole world is your playground, and your potential for earning is great. Kahit na masabi mong nag-export kami, lahat ng ginagawa namin parang trial orders eh. Kasi dahil bago yung produkto, hindi naman yung mga buyer susugal na, sige, one container full load. Hindi naman ganun yun eh. It takes time and years to build your brand and your product para makilala dun sa particular country na yun. Pag namumroblema kami, like for example, kung saan kami kukuha, paano kami pupunta nung pandemic ha, mismo sila mga nag-kumukontak para mabigyan kami ng rapid pass.
para lang makakuha kami ng mga bote, mga raw mat. So it helps a lot. Ngayon kapag export po kami sa US, Canada, and Australia sa tulong ng DTI. Last year, biglang pumasok itong export namin from Australia. Ang DTI, sila ang nakatulong sa amin ng gusto. It is a big aspiration, but it is an ambition that can be done. Because our women entrepreneurs are good. Magaling silang negosyante, magaling din silang managers. Ang importante ngayon ay maihanda natin sila para maging competitive participants in the export markets.